Alam mo, Maximo, hindi mo na dapat sila alalahanin. Nasa maayos na silang kalagayan. Wala naman tayong magagawa kung yun talaga ang plano ng Diyos para sa kanila. Ipagdasal na lang natin sila. Mahinahong wika ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, doon na niya tuluyang nakumpirma na hindi lang bastang panaginip ang kanyang mga naalala. Nang mapagtanto niyang totoo nga ang bangungot na kanyang iniisip, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang nakatingin sa kanyang maestro. Labis na nasaktan noon si Maximo, gawa ng matagal din ang pinagsamahan nila ng mga rebelde. Sa isip-isip niya, muli na namang nangyari sa kanya ang nakaraang ayaw na niyang balikan at maranasan. Dahil sa hindi naman mapigilan ni Manong Alejandro ang lahat ng mga bagay na naiisip ni Maximo, tanging mga payo na lamang ang kanyang nagawa para manatiling matatag ang isipan nito. Alam ni Manong Alejandro na kailangan siya ng kanyang disipulo, lalo pa sa mga ganoong sitwasyon ng kagipitan. Anya, mas mapanganib na kalabanin ang sarili, lalo pat kung hindi mo makontrol ang iyong emosyon at kaisipan. Maaari itong mag-udyok sa iyong tapusin ang iyong buhay o hindi naman kaya'y mawala ka sa iyong katinuan. Hayaan mo lang na tumagos ang lahat ng sakit sa iyong dibdib, Maximo. Ganyan talaga ang buhay, hindi palaging panalo. Minsan kailangan mo ring makatikim ng pagkatalo para ikaw ay matuto. Wika ni Manong Alejandro habang pilit na pinapakalma ang kanyang disipulo. Nang mahimasmasa na ito, humingi siya ng pabor sa kanyang maestro para masilayan ang puntod ng mga nasawi nilang kasama. Yun na lamang kasi ang tanging magagawa niya nang sa gayoy sa huling pagkakataon, maibigay niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Nang marinig ni Manong Alejandro ang kanyang hiling, hindi naman ito nagdalawang isip na yon ay tuparin. Bagaman marami silang trabahong naantala, pinilit niya itong isang tabi alang-alang sa kagustuhan ng kanyang disipulo. Sa pagdating nila sa puntod ng mga rebelde, nag-alay si Maximo ng mga bulaklak at konting panalangin. Kasama niyang iniwan sa puntod ng mga ito ang kanyang galit at paghihigante sa mga nilalang na pumaslang dito. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Sisikapin kong makagante sa mga demonyong ruhang pumatay sa inyo. Hindi mahalaga kung nagawang mapaslang ni Maestro ang kanilang pinuno, sapagkat kakarampot pa lamang yon na kabayaran para sa buhay na kanilang kinuha. Wika ni Maximo habang nakaluhod sa puntod ng mga rebelde. Matapos nitong makapagbigay ng kanyang mensahe, agad din naman nilang nilisan ang lugar dahil sa ulat ng isang mensaherong kakarma. Ayon dito, may mga nasipat silang pangkat ni Protasio sa hangganan ng kanilang teritoryo na dahan-dahang pumapasok. Hindi nila kayang komprontahin ang mga ito sa kadahilan ng ilang agwat ang dami ng mga nilalang sa kanilang grupo. Nang marinig ito nila Manong Alejandro, agad din naman nilang tinungo ang baryo ni Rakim para makapagbigay ng plano. Dahil sa mga bigla ang pangyayari, kung kaya't hindi nila naiwasang mabahala sa mga hakbang na ginawa ni Protasio. Akala nila aabutin pa ng ilang araw ang paghahanda nito sa kadahilan ng masyadong malayo pa ang grupo ng mga banakon. Sa pagdating nila sa baryo, nadatna nila ang pangkat ni Rakim na naghahanda para salubungin ang grupo ni Protasio. Pagbalot sa kanilang katawan ng mga anino ang pamamaraan ng paghahanda ng mga ito upang masigurong matagal sila sa digmaang magaganap kinagabihan. Nang mapagtanto nila Manong Alejandro na masyadong abala ang mga kakarma, kung kaya't nagpasya silang tunguhin ang hangganan ng lugar kung saan nakita ng kanilang mga kasama ang mga kalaban. Dahil sa mga kabayong naroon sa baryo nila Rakim, kaya na may hindi naging mahirap para sa kanila
na tunguhin ang lugar na yon. Minuto lang noon ang dumaan nang masilayan nila Manong Alejandro ang mga tagabantay na kakarma sa lugar. Sa pagramdam ng mga ito sa kanilang presensya, agad naman nilang nasilayan ang lugar upang salubungin ang dalawa. Kamusta ang mga nangyayari dito? Bungad na tanong ni Manong Alejandro habang nakasakay sa kabayo. Ayos naman, Ginoong Alejandro. Hindi naman sila pumapasok. Pawang nagmamasid lamang sa hangganan. Tingnan niyo ho ang bulubunduking yon. Doon sila kasalukuyang namumugaran. Sagot naman ang kakarma habang itinuturo ang isang burol na hindi kalayuan. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, dali-dali naman niyang nilapitan ang lugar na binabantaya ng mga ito upang mas makita ang kabuang pangkat ni Protasio na nagkukubli. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, doon natunto ni Manong Alejandro ang lugar na kinaroroonan ng mga ito. Pagsilay niya sa grupo ng mga aswang, napansin niyang ang iilan sa mga ito ay gabunan na maaaring namumuno sa grupo. Alam niyang mga gabunan ang mga nilalang na yon sa kadahilanang nagtataglayo ng hindi pangkaraniwang presensya na mas mataas ng dihamak sa presensya ng mga ordinaryong aswang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na siya tuluyang napansin ang kanilang mga kalaban. Pagsilay ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad din namang pinaalulong ng mga nilalang ang dala nilang mga aso. Sa pagrinig nila Maximo ng ginawa nito, halos hindi na niya kayang pagtimpian ang galit na namumutawi sa kanyang katauhan. Magbabayad kayo. Pagbabayaran yung ginawa ko sa mga kapatid ko. Wika ni Maximo habang patuloy na pinagmamasdan ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, marahan naman yung lumuhod sa harapan ni Manong Alejandro upang kumuha ng basbas sa mga bagay na kanyang naisip na gawin. Nagpa siya si Maximo noon na susugurin ang mga ito ng mag-isa nang sa gayoy maitatak sa mga isipan nila na hindi sila ang mga albularyo na kaya nitong durugin at alipustahin sa kanilang mga teritoryo. Maestro, humihingi ako sa inyo ng basbas para harapin ang mag-isang mga demonyong yan. Sawang-sawa na ako sa kasamaang ipinapakita nila. Panahon na siguro para tayo naman ang magpakita ng kabagsikan. Wika ni Maximo habang nakaluhod sa kanyang maestro. Kung yan ang gusto mo, Maximo, wala kaming magagawa. Ibuhos mo ang galit mo sa kanila para gumaling ka. Sagot naman ni Manong Alejandro. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang binasbasa ng kanyang maestro. Nang makuha na niya ang basbas, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa burol na kinaroroonan ng mga nilalang. Habang nananakbo ang kabayong kanyang sinasakyan, panay naman ang kanyang ginagawang pag-uusal para mapalitaw ang kalasag at sandata sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagbagtas ng daan, doon na nga siya tuluyang nasilayan ng mga nilalang. Pagsipat ng mga itong papalapit na si Maximo, agad din namang nagsipulasan ang mga ito habang ang iilan ay piniling siya ay salubungin. Dahil sa dami ng mga aswang na bumungad sa kanyang harapan, napilitan si Maximong tumalon mula sa kanyang kabayo upang maiwasang magkaroon ng hangganan ang kanyang paggalaw at pakikipaglaban. Dahil sa kanyang ginawa, bahagya namang natigilan ang mga aswang sa kadahilan ng hindi nila alam kung ano ang kasalukuyang binabalak ni Maximo. Pagsilay nila ditong nakatayo habang hawak-hawak ang dalawang espiritual na sandata, ninais naman nila yung palibutan ng bahagya. Nang maramdaman ni Maximo na tuluyan na siyang nasukol, doon pa lamang niya itinaas ang kanyang ulo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa nilalang, nananatili siyang walang imik habang bakas sa kanyang pagmumuka ang hindi maikubling galit.
Maya-maya pa, bigla naman niyang naramdaman ang pagsugod ng isang aswang sa kanyang likuran na siya namang buong puso niyang hinayaan. Pagkalmot nito sa kanyang likod, laking gulat na lamang ng aswang nang masipat niya ang kalasag na ikinubli ni Maximo. Bago pa man siya tuluyang makaatras sa kanyang kinatatayuan, buong lakas naman siyang hinawakan ng disipulo ni Maestro Alejandro at kasabay nito ang walang awa niyang pag-unday sa dibdib nito ng sibat ni Longhino. Sa pagtagos ng espiritual na sandata ni Maximo, tuluyan namang nabura sa katawang lupa ng nilalang ang kaluluwa nito. Nang masipat ng mga aswang na lupaypay na ang katawan ng kanilang kasama, doon pa lamang nila itinuring na mapanganib ang kaharap nilang antingero. Dahil sa nag-aalangan ang mga ordinaryong aswang na siya ay sugurin, napilitan ang isa sa pitong gabunan na siya ay kaharapin. Upang maiwasan ang mga pangyayaring hindi inaasahan, inilahad ni Maximo na kakaharapin niya lamang ito sa isang malinis na duelo. Alam niya kasing traidor ang mga aswang, kung kaya't wala ding saysay kung wala silang napagkasunduan sa kanilang pakikipagtagisan. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, agad din naman yung sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Pagkarinig ni Maximo sa sinabi nito, dahan-dahan naman niya yung hinarap habang patuloy na pinagmamasdan ang mga kasama nitong tuluyang pumapaikot sa kanyang kinatatayuan. Sa pagtago ng papalubog ng araw sa isang makapal na ulap, buong lakas naman siyang sinalubong ng gabunan na mabilis ang nag-anyong isang malaking daga. Walang habas siya nitong sinunggaban at sinuwag. Sa paniniwalang matatalo niya si Maximo kapag hindi nito nagagamit ang sibat ni Ahum at ni Longhino. Dahil sa pangyayaring yon, wala namang nagawa ang disipulo ni Maestro Alejandro kundi sa lagi ng pag-atake nito ng kanyang mga sandata. Labis man siyang napapangibabawan ng lakas ng nilalang, hindi niya yon iniinda dahil alam niya sa kanyang sarili ang kapasidad ng kanyang abilidad. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, hindi na malaya ng gabunan ang sumpang nakakapit sa mga sibat ni Maximo na kasalukuyang nakalapat sa kanyang mga nguso. Nang maramdaman niyang medyo nawawala na siya ng kontrol sa kanyang pagmumuka, doon niya pa lamang naisipang itigil ang kanyang pagsunggab. Pagramdam ni Maximo na dahan-dahan na yung umaatras, nakangiting tinanong naman niya ito ng, "Bakit ka tumitigil? May masakit ba sa'yo?" Matapos niyang magtanong, laking gulat na lamang ng mga aswang nang masipat nila ang kanilang gabunan na lumuhod sa lupang kinatatayuan nito para kumain ng lupa. Pilit pa yung kinausap ng iilan nilang mga kasama, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila ba hindi na sila nito nagagawang mapakinggan. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang nilalang sa kanyang ginagawa nang mabilisang tumarak sa kanyang bungo ang sibat ni Ahum na nanggaling sa langit. Dahil sa pangyayaring yon, walang buhay naman itong bumagsak sa lupa na siya namang labis na ikinagalit ng mga aswang na nagmamasid. Nang mapagtanto ng mga itong natalo na ni Maximo ang isa sa kanilang mga gabunan, nagpa siya ang lahat ng nilalang na siya ay lipulin sa anumang paraan na kanilang magagawa. Pagsipat ni Maximong dahan-dahan ng lumalapit ang mga ito, taimtim naman siyang nag-usal para triplihin ang dami ng sibat ni Ahum. Sa pagbuka niya noon ng kanyang mga kamay, bigla namang dumami ang tangan niyang sibat na siya namang mabilisan niyang ibinato sa mga ito. Kahit may hinang puwersa lamang ang ginamit ni Maximo sa pagbato ng sibat, nakakapagtakang kaya nitong tumagos sa tatlong magkakadikit na katawan ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, doon na nag-umpisang siya ay pagkumpulan ng hindi mabilang na grupo ng mga nilalang. Sa sobrang dami ng mga ito, wala siyang ibang nakikita kundi ang pagmumuka ng mga demonyo
na patuloy na nagtatangkang siya ay kitila ng buhay. Subalit, kahit gaano pa man karami ang mga ito, wala yung sapat na kakayahan para punitin ang kalasag na nagsisilbing pangunahing depensa ni Maximo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, halos walang balak na tantana ng mga aswang ang antingero. Natigil lamang ito nang dumating si Manong Alejandro para tulungan ang kanyang disipulo. Pagsilay ng mga aswang sa maestro ni Maximo, wala na itong nagawa kundi ang kumaripas ng takbo. Maging ang mga gabo na noon ay hindi mapigilang matakot sa presensya ni Manong Alejandro dahil sa kabila ng mga kabal nilang tinataglay, nagagawa pa rin ng presensya nito na maapektuhan ang kanilang mga kaluluwa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nawala ang mga aswang sa paligid. Nang mapagtanto ni Manong Alejandro na wala na ang mga ito, agad naman niyang pinuntahan si Maximo na nananatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa harapan ng kanyang disipulo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung umiiyak habang tulalang nakatitig sa kawalan. Maestro, tama ba itong ginagawa ko? Kahit anong pag-iwas natin sa gulo, kamatayan lang ang dinadala sa atin ito. Hindi na ho ba tayo magkakaroon ng mapayapang bukas? Mangiyak-ngiyak na tanong ni Maximo. Hindi lahat ng oras, Maximo. Ganitong sitwasyon ang dadanasin natin. Maging magpasensya ka at matatag, sapagkat naniniwala akong may darating na araw na siyang magpapaliwanag sa ating mga bukas. Tahan na, Maximo. Walang maidudulot ang kalungkutan sa iyong sarili. Tanggapin mo ang lahat ng mga nangyari. Wala ka namang magagawa para ito'y ituwid. Ang kailangan mong gawin, matuto sa mga pagkakamali at maging leksyon ng pagkawala ng ating mga kaibigan. Sagot naman ni Manong Alejandro. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang bumalik sa kanilang tahanan para makapagpahinga. Inaasahan na nilang naghihintay doon si Rakim, alinsunod sa iniutos ni Manong Alejandro sa mga kakarmang naghihintay sa hangganan ng teritoryo. Sa pagdating nila sa kubo, bumungad sa kanila ang mga mandirigma at ang iilang pinagkakatiwala ang tauhan ni Rakim. Ilang oras na pala yung naghihintay sa kanila doon dahil umaasa ang mga ito na merong mahalagang ulat si Manong Alejandro. Ginoong Alejandro, ano ang nais ninyo? Bakit nyo kami pinatawag at pinaghintay dito ng ilang oras? Bungad na tanong ni Rakim. Pasensya ka na, Rakim. May mga bagay pa kasi kaming inayos sa hangganan ng teritoryo. Wala na kayong dapat ipag-alala na palayas na namin ang pangkat ni Protasio. Pero paniguradong babalik din ang mga ito, kaya maghanda kayo. Sagot naman dito ni Manong Alejandro. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang sumingit si Maximo sa kanilang pag-uusap. Ayon dito, para matapos na ang lahat ng kanilang mga hinaing, siya na lamang mag-isa ang lilipol sa pangkat ni Protasio. Gawa nang, ganun lang din naman, habang patuloy silang nagbabantay sa kanilang mga hangganan, paulit-ulit silang padadalhan ni Protasio ng kamatayan. Dagdag pa ni Maximo na para matigil na ang kasamaan, kailangang putulin ang mismong ugat na pinagmumula nito. Maestro, panahon na siguro para maglakad ako ng mag-isa. Ako na magpepresentang papasok sa pangkat nila Protasio para makuha ang kanyang ulo. Gagawin ko ito, hindi dahil sa galit na nararamdaman ko, bagkus ay dahil sa aking pagmamahal na nararamdaman sa inyo. Magtiwala kayo, Maestro. Makakaya kong mapagtagumpayan ang misyong ito. Wika ni Maximo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay para umpisahang iligpit ang kanyang mga gamit. Wala na siyang pakialam noon kung may tututol pa sa kanyang mga gagawin
dahil ang mahalaga para sa kanya matapos na ang ilang buwang sigalot sa kanilang lugar. Bago tuluyang nilisa ni Maximo ang kanilang tahanan, ibinigay sa kanya ni Manong Alejandro ang libretang pinaka-iniingatan nito. Maximo, ingatan mo ito. Naniniwala akong makakatulong ito sa iyo sa iyong paglalakbay. Magmula sa araw na ito, anuman ang karunungang tinataglay ko ay ipinapamana ko na sa iyo. Lahat ng nais mong malaman, pandigmaman o panggagamot ay nasa libretang iyan. Mag-iingat ka, Maximo, sapagkat wala na ako sa iyong tabi para makapagbigay ng tulong. Palagi mong tatandaan, anuman ang hamon ng buhay na iyong kahaharapin, hindi ka matitibag kapag Diyos ang nangunguna sa iyong damdamin. Wika ni Manong Alejandro habang iniaabot sa kanya ang mga karunungang napapaloob sa balat ng ahas na nilukot. Paalam, Maestro, hanggang sa muli nating pagkikita. Ingatan mo ang sarili mo para sa pagbabalik ko, makapag-inuman pa rin tayo. Sagot naman dito ni Maximo. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na siya nagpaalam kay Rakim at sa pangkat nito. Wala naman siya noong nakitang hadlang sa kanyang pasya, kung kaya't naging panatag ang kanyang pag-alis sa teritoryo ng Kakarma. Dahil sa masyadong mapanganib ang misyon na kanyang gagawin, kung kaya't hindi na niya ninais pang magdala ng kabayo patungo sa lugar nila Protasio. Alam niya kasing madali siyang matutunugan ng mga aswang, gawa nang wala siyang kakayahan para ikubli ang presensya ng mga ordinaryong hayop. Sa pagsapit ng hating gabi, patuloy pa rin siyang naglalakad sa kagubatan. Wala siyang daladalang sulu noon at ang tanging nagbibigay liwanag lamang sa kanyang dinaraanan ay ang buwan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Maximo ang pangalawang burol di kalayuan sa lupain ng mga Kakarma. Sa burol na yon ay napakarami niyang nakitang mga nilalang, kagaya ng mga hindi matahimik na kaluluwa at mga engkantong nanginginain sa mga patay na hayop sa paligid. May mga tiyanak din siyang nakita sa lugar, indikasyon na minsan yung naging tapunan ng mga bangkay, ng mga kalunos-lunos na sanggol na hindi kayang panindigan ng mga magulang. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang makasilay siya ng isang San Telmo na nag-aabang sa kanyang dinaraanan. Hindi naman siya noon nababahala sa nilalang na yon, gawa ng sapat na ang kanyang kalasag para maprotektahan ang kanyang kaluluwa kung sakali mang magtatangka itong siya ay atakihin. Sa paglapit niya sa San Telmo, dahan-dahan naman niya yung hinawakan para pakiramdaman. Paghawak doon ni Maximo, laking gulat na lamang niya nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang mukha ng dati niyang kasama sa samahan. Kung hindi siya nagkakamali, napas lang ang lalaking yon noong mga panahong nagkaroon sila ng inkwentro sa pagitan ng mga militar bago pa dumating ang musang sa lugar. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang inihipan ang dasalang San Telmo upang ilagay na yon sa payapa. Alam kasi ni Maximo na mahirap ang dinaranas ng mga ligaw na kaluluwa, lalo pat hindi yon nabibigyan ng karampatang dasal na siyang magtuturo sa kanila ng daan patungo sa kabilang buhay. Sa paglaho ng San Telmo sa kanyang harapan, agad naman niyang ipinagpatuloy ang paglalakbay patungo sa lupain ni Protasio. Ngunit, bago pa man siya makalayo sa lugar, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakaraming San Telmo na nagsisili tawan sa buong paligid. Paghawak niya dito isa-isa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang kaluluwayo ng mga rebeldeng minsan niyang nakasama. Ang iilan sa mga San Telmo ay kumakausap sa kanya na parabang ginagabayan siya nito sa kanyang gagawing paglalakbay. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpas siya si Maximo na dasalan ng mga ito para magkaroon ng gabay patungo sa kabilang buhay.
Hindi niya kasi kayang pabayaan ang mga ito, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na napapaloob sa mga bolang apoy na yon ang mga kaluluwa ng dati niyang kasama. Dahil sa dami ng mga ito, kung kaya't ilang oras ding nagdasal si Maximo. Nang mapagtanto niyang sapat na ang kanyang ginawa para sa mga San Telmo, ninais na lamang niyang maghanap ng lugar na mapagpapahingahan sa gubat. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang mga bagay na kinakatakutan ni Protasio. Okay, ang angas na itong 23, no, parang nagbukas siya ng panibagong chapter para sa series natin. Kasi kung mapapansin ninyo, binigay na ni Maestro Alejandro yung libretang pinaka-iniingatan niya kay Maximo. Alam naman nating lahat, lalo na yung mga talagang nakasubaybay sa kwento na to, kung gano'ng kahalaga yung libreta na yon. Kasi nga, di ba yun yung gustong makuha ni Protasio? Kasi meron dong usal na makakapagpalitaw nung gininto ang itak ba yun? O gininto ang palakol? Basta yung gamit yun ni Lolo Robin. Kaya pahintay na lang ako ng 24 para malaman natin kung ano yung kinakatakutan ni Protasio. Yun lang. Salamat.